ng hapon. Dahil ang bawat tulungan, may matututunan. Alamin ang mga istoryang umabot sa newsfeed mo. Mga istoryang kasalukuyang nangyayari. Mga istoryang gagawa ng ingay. Alamin, maging updated sa mga isyung gumagawa. Kasi 4 ng tanghali. RH! Rapido, rapido, rapido. Hataw, balita, balita. Magandang tanghali, umuulan tanghali, Luzon, Visayas, Mindanao. Umuulan po ng basa dito sa Metro Manila. O ilang bahagi ng Metro Manila. Sumasa inyo po mga mainit, umati ka po mga balitaan sa Rapido Hataw Balita ngayong Saturday edition. Rapido Hataw Balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod, Florante Rosales. Sa pangalan ni Reggie Espiritu, Elaine Api. Narito ang mga ulo ng mga balita. Secretary Manny Piñol, mananatili pa rin kalihim ng Agriculture Department. Importer ng meat products mula sa Belgium at Poland, kakasuhan ng DA. Metro Manila, binabayo ng malakas na pag-ulan dahil sa habagat. Dalawang tulak ng droga patay sa bypass operation sa Nueva Ecija. Magnanakaw naman ang motorsiklo sa Zambales, todas ng manlaban sa mga pulis. Sa ating foreign news, 43 na minero patay sa pag-uho ng lupa sa Congo. At sa balitang showbiz, drummer ng bandang Guns N' Roses, sinaksak ang sarili. Yan ang mga ulo ng ating mga balita at sa detalye. Mananatili pa rin bilang pinuno ng kagawaran ng agrikultura si Secretary Manny Piñol. Ito'y habang hinihintay pa ng kalihim ang pasya ni Pangulo Rodrigo Duterte kung ililipat siya sa Mindanao Development Authority. Masayang-masaya si Piñol nang sabihin ng Pangulo na hindi siya sangkot sa korupsyon. Hindi pa dapat umiyak ang mga magsasaka at mga mangingisda sakaling lisanin ni Piñol ang DA matapos daw siya mag-sumite ng courtesy resignation kay Pangulong Duterte. When asked by reporters yesterday, sinabi ng President that I will continue to serve as Secretary of Agriculture. At ito dun sa mga nalulungkot na nag-submit ako ng courtesy resignation. Marami. Na patay ng umaga. Okay. In fact, binabasa ko ng Facebook ko kanina na tumutulong-tulong-luwa ko dahil yung aking mga... yung mga magsasakan na natulungan natin ay talagang magmamakaawa na wag akong mabalis. Pero siyempre, ang decision di akin, ang decision ng Presidente. Siyempre. At yan po ang latest development. Samantala, sa pagharap sa media, binuyag ni Duterte na kinukonsidera daw niyang ilagay si Piñol sa Mindanao Development Authority. Pero ikukonsulta raw muna ito ng Presidente kay Bangsamoro Chief Minister Alhaj Ibrahim Murad. Inatasa ni Agriculture Secretary Manny Piñol ang Bureau of Animal Industry na magbuo ng legal team para kasuhan ang importer ng karne ng baboy mula sa Belgium at Poland. Sa programang Biyahing Bukid, sinabi ni Piñol na magpa-file sila ng kaso o magpa-file ng kaso ang DA laban sa importer ng 260 kilos ng imported pork dahil sa paglabag sa importation ban. Ayon kay Piñol, nakumpiska ang nasabing kargamento sa Cebu Port na inangkat mula sa Belgium at Poland na kasama sa mga bansang tinamaan ng African swine fever. Bukod sa Belgium at Poland, kasama rin sa mga importation ban ang North Korea, Laos Republic, Zambia, South Africa, Czech Republic, Bulgaria, Cambodia, Mongolia, Moldova, Belgium, China, Hungary, Latvia, Romania, Russia at Ukraine. Meron kaming nasabat, meron tayong nasabat, no, tulong ng LGU ng Cebu. Yeah. Na karne, mga 260 kilos na inihalo dun sa legit na importation. Itong mga karne na ito galing ng Belgium at saka Poland. Dalawang bansa na kung saan ay banned yung pagpapasok ng karne ng baboy. And kahapon nga, sinabi ko sa ating bahay na mag-form na ng legal team at idilimanda ko itong mga tao ito. At yan po ang tinig ni Agriculture Secretary Manny Piñol.
Samantala, nakataas pa rin ang blue alert status sa Operation Center ng Cordillera Regional Disaster Risk Reduction and Management Council. Bunso dito ng nararanasang mga pagulan dulot ng habagat. Ayon kay Albert Mogul, Regional Director ng Office of Civil Defense at Chairman ng CDRRMC, sa ilalim ng blue alert status, sinehanda ng mga Local Disaster Risk Reduction and Management Council ang mga residente sa pagdating ng anumang kalamidad. Nakalatag na rin anya mga contingency plan para paghanda ng magiging epekto ng habagat sa Cordillera Region. Samantala, mahigpit naman na binabantayan ng OCD Cordillera ang lahat ng aktibidad ng mga minahan at quarrying operations sa rehiyon ngayong panahon ng tag-ulan. Kung kinakailangan, ipatitigil at isasara lahat ng mga small-scale mining at quarrying activities sa Cordillera para sa kapakanan ng mga small-scale miner. Sa ibang balita, magkakaroon na ng wastewater treatment plant sa Quezon City. Ayon sa Quezon City government, nakipag-tie up ito sa mga pribadong grupo para maitayo ang treatment plant sa Barangay Talayan. Sa statement na inilabas ng City Hall, itatayo ang pilot plant sa isang thyromediation wastewater treatment plant na may lawak na 1,500 square meter. Inaasahan na makakatulong ito para mapaganda ang kalidad ng tubig mula sa Francisco River hanggang Pasig River. Hindi naman isinapubliko ng QCLGU kung kailan matatapos ang proyekto. Samantala, binabalangkas na ang master plan para sa rehabilitasyon ng Pasig River sa pangunguna ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at Pasig River Rehabilitation Commission, katuwang ang pribadong sektor. Alas 12:10 na ang tanghali. Sa kabila ng mga naranasang pagulan, hindi pa rin ito sapat para maialis sa critical level ang Angat Dam. Sa monitoring ng PAGASA kaninang umaga, lumabas na mas bumaba ang antas ng tubig sa Angat Dam sa sukat na 157.96 meters. Mas mababa ito kumpara sa 158.02 meters kahapon ng alas 6 ng umaga. Matatanda ng critical level ng Angat Dam ay 160 meters. Naitala ito noong June 20 na nagresulta naman sa pagbawas ng lokasyon ng National Water Resources Board o NWRB sa Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS at sa mga concession na ito na Maynila at Manila Water. Ito rin ang sanhi kung bakit nagkakaroon ng water service interruptions, lalo't 70% ng water supply ang nagmumula sa Angat Dam. Todas naman ang isang lalaki na nagnakaw ng motorsiklo sa National Highway ng San Narciso, Zambales, kaninang pasado alas 2 ng madaling araw. Ayon kay Provincial Director Police Colonel Poggi Pinones, di pa rin nakikilala ang suspect na nakasuot ng pink long sleeves at dark shorts, maitim, medium build at may taas na 5 feet and 5 inches. Nakatanggap na siya ng report na nagpasaklolo si Pastor Jason Sambili, residente ng San Antonio, Zambales, at kinasaan ng mga pulis ang operasyon at inabutan ng suspect na sakay pa ng motorsiklo sa bahagi ng bayan ng San Narciso. Narecover sa crime scene ang caliber 48 revolver at ang motorsiklo na tinangay ng suspect. Samantala, nakatakdang dumating sa Vancouver, Canada, ang 69 na containers ng basura na itinambak sa bansa. Matapos ang halos isang buwang biyahe, darating na sa Vancouver Port ang mga basura gagaling sa Subic Port, Zambales noong May 31. Umabot sa 103 containers ng Canadian Hazardous Materials o Waste na dumating sa bansa simula 2013 hanggang 2014 na minarkahang recyclable materials. Sa kabuang bilang, 26 na containers ng basura ang ibinauna na sa landfill sa Tarlac. Naging dahilan ito ng pagpapauwi ni Pangulong Duterte sa Ambassador at Consuls ng Pilipinas sa Canada matapos na hindi maibiyahe ang mga toxic waste sa tinakdang deadline noong May 15, 2019. Nakatakda naman maglabas ng preventive suspension order ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB laban sa bus na nasangkot sa madugong aksidente sa North Luzon Expressway kagabi. Ayon sa Department of Transportation, inihahanda na ni LTFRB Chairperson Martin Delgra ang preventive suspension order na ipapataw sa Buena Share Transport. Kasunod ito ng pagkamatay ng 8 katao habang ilan pa ang nasugatan ng salpukin ng naturang bus sa southbound ng NLEX ang isang
SUV. Nagresulta naman ito sa pagtawid ng bus sa northbound lane ng NLEX kung saan ito bumaliktad. Sa kwento ng ilang pasahero ng bus, mabilis ang kanilang takbo kahit pamadulas ang lansangan dahil sa ulan. Sa ilalim ng preventive suspension order, hindi maaaring makapag-operate sa loob ng 30 days ang lahat ng unit ng bus company. Pagpapaliwanagin din ang Benasher Transport kung bakit hindi dapat kanselahin ang prangkisa nito sa kabila ng kinasangkutang trahedya. Alas 12:14 sa ibang balita, wasak ang likuran bagay na isang kotse matapos mabagsakan ng kargang dredger barge ng isang truck sa Espanya, Maynila. Mismo sa railroad intersection ng kalsada at ng rilas ng tren nangyari ang aksidente. Kaya pinangambahan na maapektuhan ang operasyon ng Philippine National Railways ngayong umaga. Bagamat walang sugatan, nagdulot naman ito ng matinding pagsikip ng dali ng trapiko sa kabaan ng Espanya sa northbound lane. Samantalang umakyat na sa 8 ang bilang ng patay sa kambal na pagpapasabog sa loob ng isang kampo ng militar sa Sulu kahapon. Sa isang interview kay Major Arvin Encenas, tagapagsalita ng AFP Western Mindanao Command, walang namatay sa pambobomba o 8 ang namatay sa pambobomba kabilang ang 3 sundalo, 3 sibilyan at 2 bombers. Bukod sa mga namatay, aabot aniya sa 12 ang bilang ng mga nasugatan. Inaalam pa ng militar kung pakana ng teroristang Abu Sayyaf Group ang pag-atake. Nangyari ang pambobomba dakong alas 12 ng tanghali kahapon sa kampo ng 1st Brigade Combat Team. Sinabi naman ni Encenas na hindi maituturing na suicide bombing ang insidente dahil na-preempt nila ito at nakuha ang 2 suspect. Tinaya ng Philippine Army na gustong guluhin ng grupong nasa likod ng pag-atake ang pinatindi pang security operations at operational tempo ng militar sa lugar. Patuloy ang investigasyon sa insidente habang itinaas ang full alert status sa National Capital Region kasunod ng pambobomba sa Sulu. Babalikan natin na iba pa mga balita. Standby kina Boy Gonzales, Edwin Duque at Val Gonzales sa iba pang mga balita. Oras alas 12:15 ng tanghali. This time check is brought to you by ACS. Ang papel ng DCRA sa akin noon ay maganda at nakakatulong karamihan sa mga traffic noong unang panahon. Pag-monitor, saka nakatulong din sa akin. Memorable ay yung nung may nagbangga ang barko dyan sa may Sangli na pina-extend ang ano namin, ang stay namin sa air para ma-monitor namin yung movement ng mga search and rescue, ganyan, yung mga kumukuha ng kagamitan sa mga barko. Kasama ko si Jess Garcia noon. Binabati ko ang DCRA sa ika-80th anniversary nila at sa mga pagpapatuloy nilang pagbibigay ng kilig sa pagbabalitan tunay sa buong Pilipinas at sa ibang bansa. DZRH, kasama at katulong ng bawat Pilipino. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo ng 80 taon. Magabagong bayanihan, serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Sa Ugasin, ano nga ba ang magaling? Maraming nahuhugasan ito. Hindi papatalo ang smart ko. Sa kalinisan ng hugasin, makikita ang galing. Ang smart may over 80% more cleaning power kaysa leading liquid brand. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Sa presyong abot kaya. Kaya lipat na sa number 1, smart dishwashing face. Tanggaling galing. Also available, smart dishwashing liquid. ACS. Tingnan nyo, oh! Puti ito! Mas puti ito! Mas puti ito! Mas puti ito! Mas puti ito! Sa Pride Bar, pwedeng hindi na mag-bleach, tina o anyel. Dahil ang Pride Bar ay may power whitener na nanunood sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kislap puti at panayat pa sa kamay. Mas puti ito! Mas puti ito! Mas puti ito! Pride Bar, hindi lang puti, kislap.
lahat puti. ACS. Walang balitang malalampasan, walang balitang makakalimutan. Lahat hagi, lahat alam. RH, rapido, hataw, balita. Mga rumarapidong mga balita at impormasyon, kasama si Rapido Ray, Ray Simbayan at Jana Banana Abejero. Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon. Saan man nangyari at kasalukuyang nangyayari ang mga balita sa RH, rapido, hataw, balita. May track record na, institusyon na, kilala na sa pag-alalay sa ating mga kababayan dito man sa Pilipinas at sa ibang bayan. Rapido, hataw, balita! Alas 12:20. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Patay ang dalawang ininal ang tulak ng droga na makipagbarilan sa mga pulis sa Barangay Cruz, Bungabon, Nueva Ecija kanina madaling araw. Ayon kay Police Major Marlon Cudal, Chief of Police ng Bungabon PNP, ang mga sospek ay sina Rodel Magisa at William Choco, kapwa residente sa Barangay La Torre sa Talavera, Nueva Ecija. Ang dalawang sospek ay kasama umano sa drug watch list ng Bungabon Police. Nasamsam ng Soko ang dalawang caliber .38 revolver at 11 sachets ng hinihinalang shabu at 500 pisong mark money. Samantala partner, dumako naman tayo sa ating mga reporters na gumagalaw sa labas ng ating himpilan. Nako, medyo maulan. Alamin natin yung update. Hindi lang medyo, malakas. Maulan. Kaya medyo basa. Hindi lang medyo, basang-basa. Basang-basa. Ito, kumuha tayo ng update mula dyan sa Camanaba, sa mga binahang lugar. Nandyan si RH23, Edwin Duque. Edwin? Yes, Flor, patuloy na nakakaranas ng pagulan ng bagi ngayon ng Camanaba. Wala pa kanina ng alas 8 ng umaga. Ilang lugar sa Malabon ang pinapero mabilis na mga bumaba yung tubig maliban sa bahagi naman ng Panghulo Malabon at patungo ng Dampalit. Lubog pa din yung natubig baha ang isang Shell Station Gas Station dito sa mga MSA del Pilar sa may silo Malabon dahil sa pabukso-buksong pagulan kung saan ay mula pa kagabi ay nakakaranas ng pagulan dito sa bahagi ng Camanaba. Nakakaranas din ng pagbaha ang mababang lugar naman sa bahagi naman ng Maysan Road sa Karuhatan at ilang mababang lugar sa MacArthur Highway sa Valenzuela. Hanggang sa pagitan ng Mikawayan, Bulacan ay nakaranas din ng mga pagbaha lalo na yung patungo ng opisina ng NHA sa ONFA. Sa mga oras na ito ay nakanda naman ang kagamitan ng pang-risko ng mga local government, Camanaba Risk Reduction Management, dahil sa nakambang bagyo na posible mo nang magpapaulan at posibleng pagbaha sa ibang lugar sa Camanaba. Samantalang kabila ng malakas na pagulan, Flor, hanggang sa mga oras nito ay wala pa rin tubig ang ilang lugar sa bahagi ng Malabon, bahagi ng Caloocan at bahagi ng Valenzuela. Yating update, wala pa rin dito sa bahagi ng Camanaba na hanggang ngayon ay binabayo pa rin ang malakas na pagulan. Edwin, yes. Oh, so malakas pa talaga ang buhos ng ulan ngayon. Malakas yung buhos. May mga oras na biglang umihinto at minsan na lumulutang yung init ng bahagyang init ng araw. Pero maya-maya ay biglang uulan at sasabay naman ng malakas na hangin. Okay. Salamat. So, hangatid tayo sa kababayan at mas naiging manatili na lamang sa kanilang tahanan kaysa pupunta sila sa labas. At ito pa dahil sa mga pagkasakit dahil doon sa mga hindi nasa ang pagbagsak ng mga ulan. Okay. Wala pa rin dito sa Camanaba. Back to you, Flor. Samantala, sa Maynila naman, malakas din ang buhos ng ulan. Meron ng mga binahan lugar dyan dahil sa Espanya partner at UST area, pagka malakas ang buhos ng ulan, manakarang araw. Yan yung mga lugar na sinabi nilang duraan mo bahan. Oo, duang dagat na. Balita mo yan, Boy Gonzales, RH29. Boy. Flora, Elaine, halos na may kalating oras. Yung
napakalakas na buhos ng ulan at may kasama nga napakalakas sa hangin. Kaya yung mga payong na mga kababayan natin naglalakad, lalo na yung sero na recto, patungo ko ng Divisoria, ay talagang sumisiklop sa lakas ng hangin at ulan. Kitang-kita nga sa video mo, boy. Oo, at yung kailangan talaga kapote ang suot mo, kundi yung payong mo kasi ay sumisiklop sa lakas ng hangin. Kaya sa kailangan na nakapote ka pag ganitong napakalakas ng ulan. At Flor, yung area ng Abad Santos ay talagang grabe, ang lakas ng ulan. Nag-zero visibility kanina. Pero pinakunakita rin ito, yung mga bata naman, nagliligo. Grupo-grupo sila, mga nakahubad. Naliligo! Oy, yo! Delikado. Sakto, kulang sa tubig. Parang na-ibsan yung kanilang init. Pero kanina talaga, ay yung iba ay sumisilong muna sa mga gusagusali dito sa era ng Divisoria. Pero sa mga sumandaling ito, ay humina na yung pagbuhos ng ulan. Pero mahangin pa rin sa area ng Maynila. Maraming lugar sa Maynila ang kanina ay malakas ang buhos ng ulan. Pati yung zero visibility, yung nakikita ko mga building kanina rito, talagang masyadong malakas yung pag-ulan. Kaya medyo madulas yung pasada, lalo na ingat na sa mga motorista, lalo na yung mga motorcycle rider. Eh talagang pag malakas ang ulan, madulas ang kalsada, delikado sa mga motorista. Sa ngayon ay medyo tumira na, hindi na kamukha kanina na napakalakas ang ulan. Ay inurasa ko, pero sa mga lugar naman na sinasabi may tubig pa sa mga ilang kalsada, pero hindi naman malalim, mga gutter lang. Lalo na dyan sa area ng Santa Cruz, ayon sa monitoring ng mga miyembro ng Manila Police District, yung area ng Espanya, Paseda, M. De La Puente, may tubig pa pero hindi naman ganong kalalim na kubusano, ay kaya passable naman sa lahat ng uri ng sasakyan. Kaya ngayon ay makulimlim pa rin ang kalangitan na nagbabadya na maya-maya ipagpungang bubuhos na naman yung mga napakalakas na ulan. Okay. Mula sa lungsod ng Maynila, Bagasales nag-uulat para sa DZRH ang kauna-unahan sa Pilipinas. Samantala, commuters group naman daw umapila sa LTO na ipatupad na ang anti-overloading law. Ibabalita yan ni RH5, Val Gonzales. Flor at Elaine, kaugnay pa rin dyan sa mga pag-ulan, pabala pa rin ito dun sa mga motorista. Flor at Elaine, lalo na yung mga dumaraan dito sa Tabanan Commonwealth Avenue, dito sa may City Garcia Avenue, at maging dito sa may Elliptical Road at iba pang lugar dito sa Quezon City. Madulas ang daan dahil sa patila-tilang pag-ulan sa malaking bahagi ng Quezon City at iba pang lugar sa Metro Manila. Bagamat wala pa namang mga reported na baha, ako'y nakipag-ugnayan kanina sa MMDA, pero kung titingala ka sa kalangitan, Elaine, makapal ang ulap, senyales na maring maghapon hanggang mamayang gabi. Makakaranas ng pag-ulan at ito rin yung pagtayang unang inilabas ng pag-asa Weather Bureau. Kaya Elaine, umuwi mo mamaya. Konting pag-iingat ay kailangan ng lahat, lalo na ang mga nagmamaneho at naging sa mga commuters sa mga oras na ito dahil doon sa patuloy na pagbaha. Doblet pa rin sa mga pangalit sa kalsada, Elaine at Flor, abay tama na umano. Tama na ang maraming buhay na nasasayang sa kalsada dahil lamang sa mahabang panahon ng suspension sa implementasyon ng Republic Act 8794. O ito yung anti-overloading law sa bansa. Ito ang babala ng Lawyers for Commuter Safety and Protection kasunod ng piligrong at tulot sa publiko na gumagamit ng kalsada dahil sa sobrang bigat o overloaded ng mga trucks at trailers. Ayon kay LCSP Founding President Attorney Ariel Inton, hindi na makatirang palawigin pa ang tatlong beses ng suspension sa implementasyon ng anti-overloading law. Una nang naglabas ng deadline for compliance para sa Truck Haulers Association ng DOTR noong June 30, 2019.
2017 at na-reset ng January 1 ngayong taon hanggang sa mabigyan pa ng extension ng hanggang June 30, 2019 o sa araw ng bukas, abay deadline na bukas, ginawang alimbawa ng LCSP ang malagim na aksidente ng Huwebes sa C5 Pasig City kung saan kalunos-lunos ang kamatayang sinapit ng babaeng motor rider na si Police Corporal RB Jennifer Cagosliano na nagulungan ng mixer truck. Noong araw din ng Linggo, kung matatanda ng ating mga kababayan, ay lumubog naman sa bahagi ng Rojas Boulevard ang overloaded na 14-wheeler truck na may kargang niya 42 tonelada ng buhangin. Ngayon, 20 tons lamang dapat ang kanyang kapasidad. Okay. Dahil dito, gitong LCSP, nabigyan na ng sapat na panahon para makatugon sa dinatagda ng batas ang malalaking sasakyan. Kaya tumaas ang commuters group na sa araw ng Lunes, July 1, ay manghuhuli na ang LTO at iba pang law enforcement agencies ng mga sasakyan na umibiyahe at mga overloaded. Mal Gonzales, nagulat para sa DGRH ang kauna-unahan sa Pilipinas. Maraming salamat, Bal. Samantala, 67 years old na ina, pinalakol ng lasing na anak, todas. Ibalita mo yan, Gary Libuna, Warich 2-1. Sir Floor, Elaine, dahil umanos sa una, implemensya ng alak at pangalawa, malamang bangag sa pinagbabawal na gamot, walang awang pinagpapalakol ng anak ang ina sa loob na mismo ng pamamahay na matanda sa barangay Wigan, Cordon Isabela. Kinilala ni COP Richard Gatan ang nasuwing si Juanita Initi Dumangleg, 67 anyos, na idiniklarang dead on arrival sa Habonelio o Habonilio Hospital dahil sa mga fatal wounds na napalakol ang mukha, paa, kamay at ulo mula sa palakol na ginamit ng suspect na anak na si Tony Initi Dumangleg, 47 years old, ng barangay na ito. Kulong lang suspect na sinampa ng kasong parricide. Daniel Bunor, Slim Nagulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Samantala, dumako naman tayo sa Batangas High Value Target, patay sa inkwentro. Ibalita mo yan, RH35, Renz Belda. Renz? Yes, patay isang newly identified high value target ang makarang malabas sa mga drug enforcement team ng Ibaan Municipal Police Station 6 nagong operasyon sa barangay Talaibon. Ayon sa report ng Ibaan Municipal Police Station, kinilala ang suspect na si Christian Fernando Borja at si Chan Binata, residente ng Lipasi, ikabilang sa high value target ng pulisya. Pari sa report, alas 11:40 ng gabi ng ikasa ng mga operatibang five-bus operation kung saan na isa sa mga ito nagpanggap na buyer matapos ang bentahan na huli ng mga operatibang suspect pero pumalag ito at nagawang itulak ang unat saka nagpaputok ng barila. Gumanti ng putok ang mga operatiba na nagresulta sa pagkamatay ng suspect. Inalapay ito sa Queen Mary Hospital pero hindi na umabot ng buhay. Samantala, nakatakas naman ang isa pa nitong kasama patungo sa direksyon ng Lipa. Si Bonhay dati nang nakulong o naaresto at nakulong sa Batangas Provincial Jail sa kasong illegal drugs at ang pagkakapatay sa suspect ay nasang makakabawas sa illegal na droga sa bayan ng Ibaan. Mula sa Batangas, RH35, Renz Belda, nagulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Ay, salamat, Renz Belda. Samantala sa ating foreign news. Umakyat na sa 43 patay sa nangyaring paghuhun ng copper at cobalt mine sa Lualaba Province sa Southeast Democratic Republic of Congo noong Huwebes. Ayon sa ulat, pawang mga gumagawa ng illegal na pamimina ang nasawi. Samantalay, nasa naman madadagdagan pang bilang ng casualty sa nagpapatuloy na search and retrieval operation. Sinasabing talamak sa lugar ang illegal na pagmimina ay kinabubuhay ng mga residente roon. Sinisi naman ni Lualaba Governor Richard Moyej ang mga illegal na minero dahil sa nasabing insidente. Sa ating balitang showbiz, pinaka-latest chika, pinaka-bagong pinag-uusapan sa mundo ng mga artista. Di kami papayag na mahuli ka, kaya tutok na sa RH Showbiz News Report. Showbiz. Sa atin namang showbiz partner, isinugod sa ospital ang dating drummer ng Guns N' Roses na si Steven Adler matapos na saksaki ng sarili. Ayon sa report na diskubre ng kasamahan sa bahay ni Adler ang insidente, na agad na tumawag sa mga otoridad. Pagdating ng mga pulis, nakita ang dating drummer na may tama ng saksak sa kanyang tiyan. Sinasabi namang dahil sa ipinagbabawal na gamot, kaya ginawa nito ang insidente. Ilang dekada na rin lulong umano sa illegal na droga si Adler kung saan siya ay sinibak noon ng Guns N' Roses. Matatandaan na taong 2012 nang inalala siya sa Rock and Roll Hall of Fame kasama ang kanyang grupo.
At yan na po mga kaibigan ang kabuuan natin mga balita sa Rapido Hataw Balita Saturday Edition ngayong maulang Sabado. Ay June 29, 2019 na po. Sa susunod na Lunes ay July 1 na. Wow, bilis ng panahon. Sa pangalan po ni Reggie Espiritu, ako po si Florante Rosales. At inyo po nakasama, Elaine Apit. Ang oras, 12:33 ng tanghali. July 15. Pamamahayag, lalo na yung serbisyong publiko, yung adhikain ng vicarage ng tapat na pamamahayag. Talagang lahat yung mga nakikinig at narinig natin na tungkol sa mga nangyayari sa buong Pilipinas, sa ating gobyerno, eh dito ko narinig palagi sa araw-araw. Panalangin ko po sa Panginoon Diyos ang matagal pang panahon, mahabang buhay, matagal pang mga panahon na nandiyan pa rin ang DZRH sa ngalan ng serbisyo publiko. DZRH, kasama at katulong ng bawat Pilipino. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo ng 80 taon. Magabagong bayanihan, serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Tingnan nyo oh, puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito. Sa Pride Bar, pwedeng hindi na mag-bleach, tina o anyel. Dahil ang Pride Bar ay may power whitener na nanunood sa bawat hibla. Kaya ang gamit ay kislap puti at panayat pa sa kamay. Mas puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito. Pride Bar, hindi lang puti, kislap puti. Araw-araw sa eskwela,